Magandang araw muli mga kasalos. Narito tayo muli para sa isa na namang pagluluto. Ang ating lulutuin ay ang ginataang puso ng saging. Pero bago natin umpisa ng ating pagluluto, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aking channel, like, share, at click the notification bell para sa mga update na videos. Ito ang mga kakailanganin nating sangkap: sibuyas, bawang, silinghaba, suka, paminta, pork na hiniwa ko na pahaba, asin, puso ng saging, at ang ating gagamiting panggata. Ituturo ko rin sa inyo ang tamang paghiwa ng ating puso ng saging. Ang tamang paglinis para mawala ang dakta nito. Hiwain lang natin ng maliliit ang puso ng saging at ilagay natin ito sa isang lalagyan. Kapag natapos na nating hiwain ang lahat, maglagay lang tayo ng suka sa ating tubig at isunod na natin ang paglagay ng asin. Haluin lang natin ito gamit ang ating malinis na kamay. Pigain lang natin nang mawala ang dakta nito. Yan, okay na yan. Ulitin natin ang proseso, pero this time, inanlawan naman natin. Yan. Mukhang okay na ang ating puso. Siguraduhin lang natin mga kasalos na nalinis na natin ang puso. Mag-umpisa na tayo sa ating pagluluto. Sa isang mainit na kawali, lagyan natin to ng mantika. Hayaan na muna nating uminit ang ating mantika. Pwede na tayo maglagay ng bawang. Isunod na rin natin ang sibuyas. This time pwede nating ilagay ang ating pork na siyang gagamitin natin panghalo sa ating puso ng saging. Kailangan natin mga kasalos na lutuin ang ating pork. Kaya patuloy lang tayo sa paghalo. Kapag sa tingin natin okay na ang pork, maaari na natin isunod ang puso ng saging. Alam niyo ba kasalos, maraming benepisyo ang makukuha natin dito sa pagkain ng puso ng saging. Unang-una dyan, nagpapatibay ito ng uterus para sa mga babae. Pangalawa, nakakatulong sa may mga anemia. Pangatlo, nakaka-relieve ito ng constipation. Pang-apat, nakakatulong ito sa may mga ulcer. At ang panglima, nagbibigay tulong ito para sa may mga diabetes dahil nagpapababa ito ng ating blood sugar. Pwede na tayo maglagay ng suka. At pwede na rin natin isunod ang asin at paminta. Haluin lang natin ang haluin mga kasalos para mag-mix ang mga sangkap. Kung napansin ninyo mga kasalos, hindi tayo naglalagay ng tubig dahil ang ating ilalagay dito ay ang pangalawang gata na siyang magpapalambot sa ating puso ng saging. Hinaan lang muna natin ang ating apoy. Babalikan natin to para ihanda ang ating gagamitin gata. Pigain lang natin ang pigain ang ating nyog para lumabas ang unang gata. Ito ang gata na huli nating ilalagay sa ating lululuto. Lagyan natin muli ng tubig ang ating nyog para sa ikalawang gata na siyang una nating ilalagay para palambutin ang ating puso ng saging. Balikan lang natin ang ating nilulutong puso ng saging. Haluin muna natin to bago natin ilagay ang ating pangalawang gata na siyang magpapalambot ng gusto sa ating puso ng saging. Mga kasalos, naglagay nga pala ako dito ng patis. At pwede rin kayo magdagdag ng asin at paminta kung kinakailangan. Ayan, bumaba na ang tubig ng ating gata. Haluin lang natin to. At pwede na natin ilagay ang ating unang gata na siyang magbibigay linamnam at sarap sa ating niluluto. Hayaan lang natin na ito'y kumulo ng kumulo para mabawasan ang sabaw ng ating unang gata. Mga ilang minuto na lang, mga kasalos, matatapos na ang ating niluluto. Maglagay lang tayo kasalos ng silinghaba at haluin lang natin to.
Alam nyo ba kasalos, ang puso ng saging ay mayaman sa mga vitamina A, vitamina C, at may antioxidant na nakakatulong na makapagpapalusog ng ating katawan. Puno ito ng mga benepisyo na maganda sa ating kalusugan. Kaya mainam ito na kainin. Lalo na ng mga bata. Ayan, mukhang okay na ang ating niluluto. At pwede na natin itong isalin sa isang malinis na serving tray at iserve. Maraming salamat sa panonood, mga kasalos. Kung kayo ay may natutunan dito sa aking channel, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, share, like, at click ang button notification para sa mga bagong update. God bless you! Ito ang ating finished dish na puso ng saging o banana blossom.